galing ako sa hearing eh, kaya naka ano pa ako. Praise God, ano, masisimulan natin ng ano. Dati ba wala pa kayong professor sa ano, John, ha? Wala pa kayong professor sa legal ethics dati? Wala pa po. O, sige, in 5 minutes, start na natin kasi 6 to 8 lang tayo eh, no? Okay po daw. Tapos, I will go, baka bukas, pag may time, I will give you pointers, no, important pointers sa ibang subjects, ano. Kasi, eh, alam nyo, February na ngayon, ha, huwag tayong mag-aksaya ng mga panahon. At napakabilis na yan. After July, magpapanik na yung iba. Pero, hanggat may time kayo, gawin natin, I will also give you some examination. Yung, ano, para matest lang yung, this early, yung inyong ability, ha? Yung ability nyo to answer bar questions, ano? Okay? So, pero meron na ba o tayo palang dalawa? Ay, meron na po. May apat po dito sa Zoom. Nag-FB live po kayo? Oo, meron din akong FB live. No? Para at least makuha natin marami, na? Sige, okay, so don't worry ha, basta ang gawin natin, kung merong malabo, ulit-ulitin natin. At saka huwag niyo pababayan to ha, huwag niyo pababayan ang legal ethics ha. Minsan, karamihan sa amin nun, kasi may disqualification nun. Ngayon na to, wala nang disqualification. Pag less than 50 ka, eh bagsak ka na sa lahat. Pero ngayon, wala nang disqualification procedure, di ba? Wala na. Okay. Okay. O, wala na po, Doc. So, okay. Galing lang ako sa court, pero I want to start early, ha? Okay? We can start now, no, John? Anyway, pwede nyo naman share yung mga recorded, di ba? Oh, okay po, Doc. May mga tao na rin po sa FB Live. Okay. Thank you very much. Thank you very much for your patience, ha? Patience in listening. Okay. Legal ethics, ha? Huwag nyo pababayan to, ha? Supervision and control of the legal profession, ha? Supervision and control of the legal profession. What is the constitutional basis? Pag tinanong kayo, what is the constitutional basis of the supervision and control of the legal profession? No? 1987, constitutional basis, Cheryl, Iram, and Avenir. Good evening. No? What is the constitutional basis? Maders, magandang gabi. The Supreme Court has the power to promulgate rules, pleading, practice, and procedure in all courts. Ha? All courts. The admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the underprivileged. Okay? Kaya merong mga ano yan, ha? Legal assistance sa mga, ano, because of the constitutional basis. Article 8, Section 5, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. Mirasol, thank you. Jaan C. Dongka. Pampangan ka ba dyan? Okay, the provision recognizes the disciplinary authority of the court over the members of the bar to be merely incidental to the court's exclusive power to admit applicants to the practice of law. Kaya nga, walang board exam. Bar ang tawag. Supreme Court. Ha? Manilin, good evening. Garrido versus Garrido, AC 6593-2010. Okay? The provision recognizes the disciplinary authority of the court over the members of the bar. Sa mga abogado, ha? Okay? Sila yung ano, pwede ka rin i-disbar ng mga yan, ha? Okay? Abelardo Galutan, thank you very much. Wow, from Isabela, Cagayan Valley. Okay, mag-ingat ka dyan. Okay, what about
inre kunanan. Ito sikat to eh. Itong ano na to ah. Resolution. 94 Phil 534 1954. Okay, wala pa pinapanganak sa atin noon ha. Ano sabi? Inre kunanan. In the judicial system from which ours have been evolved. The admission, suspension, disbarment, and reinstatement of attorneys at law in the practice of the profession and their supervision have been disputably a judicial function and responsibility. In re kunanan. Sikat na sikat yan. So, that is the constitutional basis for the supervision and control of the legal profession by the Supreme Court. Okay? So, yan, ha? Alam nyo, ang dami na kaagad, no? Ang ibig sabihin, seryoso na kayo. Seryoso kayo. Huwag nyo nga aksayin yung mga time nyo yan, ha? Kasi, imbis na may ginagawa kayo, tinututok nyo dito. Gusto ko, makapasa kayo lahat, ha? Regulatory powers. The power to regulate the practice of law includes, ayan, regulatory powers. Kanina, supervision and control of the practice of the law profession. Okay? So, authority to define practice of law. Ayan, regulatory power. The Supreme Court. Prescribe the qualifications of a candidate to and the subjects of the bar examinations. No? Oh, ano pa? Decide who will be admitted to practice. Pag tinanong kayo ng regulatory power, magbigay kayo ng lima. Mas maganda nga, marami. Ipakita nyo sa kanya, you have to impress the examiner na marami kayong alam. Pag enumeration, dapat marami kayong susulat. Pero pag if it calls for a decision, yes or no, dapat konti lang. Konti lang dapat. Your legal basis must be concise. Pero pag ginano kayong enumeration, bah, damihan nyo. Ipakita nyo na marami kayong alam. Pero tandaan nyo, pag if it calls only for yes or no, or decision, or any decision, dapat, yes or no lang, and your legal basis, dapat short lang. Anyway, tuturuan ko kayo dyan, malulusutan nyo yan, yung bar exam na yan. Okay? At saka maraming kukunin sa inyo. Alam nyo kung bakit? Maraming kailangan ang Pilipinas. Maraming kailangan ang Pilipinas. Okay? Neil, good evening. Pastor Fernando San Luis, magandang gabi po. Macre Enriquez and Melissa Talosi. Thank you very much. What else? Decide who will be admitted to practice, discipline, suspend, or disbar any unfit and unworthy member of the bar. Pero yung mere disagreement with the Supreme Court, hindi basis yun. Kunyari, nagdi-disagree ka doon sa decision nila, that is not a basis for disbarment. Pero pag minura mo sila, ayan, merong isang abogado, napakatalino pa yun. Professor ko yun, Professor, napakagaling, number 2 sa bar. Minura ba naman ang Supreme Court? Ang mga members, minura, ayun, patay. Hanggang ngayon, ace, hindi pa nire-reinstate hanggang ngayon. Hindi pa nire-reinstate hanggang ngayon. Yung abogado nga, nagmakawa na siya. Eh, mumurahin mo ba naman? Mga tatay na natin yan eh. Ano pa, aside from discipline or suspend or disbar, reinstate any disbarred or indefinitely suspended attorney. Ang hirap maging abogado, pagkatapos matatanggal ka lang bigla. Kagaya nung isa, itatanong ko sa inyo, at saka sasabihin ko, yung jurisprudence, yung ba namang judge, graduate pa sa UP yata, bago siya mag-decide, kinukonsulta niya yung mga dwarfs, yung mga unano, ay, dwarfs pala, ha? Ewan ko, hindi pa ako nakakita ng ganyan, eh. Player, ha? Good evening, Jocelyn. Okay. I want to thank you, no, for having the patience to listen. Galing lang po ako ng court. Galing lang.
So, umaga naman, naka-white ako. Doktor ako sa heart center. St. Luke's. National Kidney. No? Yung palang merong lalakarin ko yung dialysis no, nung isang member natin. Cyrene Torres, magandang gabi. Macre Enriquez, magandang gabi. Okay? What else? Ordain the integration of the bar. Dapat at least meron kayong memorized na lima. Regulatory power of the Supreme Court. Okay? Punish for contempt any person for unauthorized practice of law. And in general, exercise overall supervision of the legal profession. Okay, Amalia Aguha, thank you very much. Okay? So, we already discussed supervision and control and the regulatory power of the Supreme Court. Okay? What about practice of law? Concept. What is the concept of the practice of law? The practice of law is any activity in or out of court. Ha? Cayetano versus Monsod. Although nagdi-disagree ako dito. Ha? In or out of court, which requires the application of law, legal procedure, knowledge, training, and experience. It is to give notice or render any kind of service which device or service requires the use in any degree of legal knowledge or skill. O di kung ganyan, hindi mo na kailangan mag-exam lang. Kasi maraming mga gumagamit yan eh. Everyday, legal knowledge. Labor, di ba? O, hindi mo na kailangan. Kaya ito, ginastify lang yan. Itong si Christian Monsod. Hindi pa naman nag-practice yan. O, tapos COMELEC ano siya. Ginawa siyang COMELEC chairman. O, parang dilawan to eh. Bresnev, ingat ka dyan sa Ilocos, no? I miss that place. Alam mo, last ano ko dyan, Bresnev, sa Ilocos Norte, nung PMA guest speaker ko, Philippine Medical Association. I was then the Assistant Secretary General of the Philippine Medical Association. Okay? So, GR number 100113, ha? 1991, Cayetano versus Monsod. Pakatandaan nyo yan, ha? Rich in jurisprudence, yung Cayetano versus Monsod. According to Justice Padilla, in his dissent, ha? Buti may nag-dissent. In Cayetano versus Monsod, the following factors are considered in determining whether there is practice of law. HACA, habituality. Ha? In order to consider a particular person practicing law, there must be habituality. Art, thank you very much. What is the meaning of habituality? Practice of law implies customarily or habitually holding oneself to the public as a lawyer. It is more than an isolated appearance, for it consists in frequent or customary action. Oh, dapat daw frequent. Kanina nasa Pampanga ako, bukas nasa Batangas ako. Tapos nasa Quezon ako, Webes. Oh. Ganyan na nga bukas. Eh, alam mo diyan si Sereno, no? Or Leonen, ni minsan di pa nakita siguro yung court kung gaano, pati yung calendar na lalaki, ah, oh, pati yung mga nagugutom na mga assistant dyan, ah, hindi pa siguro na, no, oy, meron pala, from loan yun, ah, Art Hasildo, well, I love the place, biro mo, dire-diretso ka lang, ha, T-plex, Rosario na, left, ah, pupunta ka sa mga grape plantation, ah, napaka bait ng mga tao. Kaba ba ang pronunciation? Kaba, Aringay, Santo Tomas, Agoo. Nag-mission ako. Ah, at saka maraming pa lugar hanggang sa dulo bago mag-Ilocos Sur. Pagdating sa Ilocos Sur, hindi ako pinapasok. Kailangan daw mag-quarantine ako. Eh, binigay ko na lang ang mga gamot doon sa mga pastor at saka yung maraming Bible. Ah, yung inanak kong pastor dyan sa Ilocos. O, ikaw na lang magbigay niyan. Ha? Evelyn, sa Lipa ako. Lipa. Kasi marami akong pro bono cases dyan. Na-scam. Tatlong grupo yan, na-scam. 300 million, 30 million, 10 million. No? Yung bukas naman, medico-legal. Ha? Yung dalawang medico-legal. O, puro libre yan. Ha? Pro,
bono. Bisan nililibre ko pa ng ano kasi nga mahirap eh. O, may injection ng mga doktor, namatay. At yung isa naman, comatose. Okay? Gumaka, Quezon! Ah, bago gumaka, bago, pagkatapos ng atimonan, di ba? O, tapos, pagkatapos ng gumaka, papunta Lopez na yan. Pagbilaw muna. Di ba? Reginald, thank you very much. Okay, so, Garrido versus Garrido. Huwag nyo kakalimutan to, ha? Ha? Tandaan nyo, ha? Yung Garrido versus Garrido. Ito naman, Cayetano versus Monsod. Ha? Habituality. Na-define ni Justice Padilla in his dissent, ha? In Cayetano versus Monsod. Number one, HACA. Ha? Ang tawag dyan, Wilfredo, thank you very much. Evelyn, thank you. Ay, pagdala na kita ng bukbukas, Evelyn. Eh, lipa ka lang pala. Baka sa to, Tomas ka. Okay. Oh, habituality. Tandaan nyo, ha? Habituality. An isolated appearance, sabi, may constitute practice of law when there is a rule prohibiting some persons from engaging in the exercise of the legal profession. Okay, application of law, legal principles, practice or procedure, it calls for legal knowledge, training, and experience. Sa labor naman, pwede kayo mag... Ang napakayaman nung ano ko, kaklase ko, hindi nakalusot sa bar, pero napakayaman dahil sa ang daming kaso sa labor, Cesar, good evening. Napakarami. Sabi niya, alam mo ba, mas marami pa akong kaso? Sabi niya, everyday siya. Nakakalimang kaso siya sa maghapon. Oh. Pero hindi pa nakalusot sa bar, ha? Pero mas pinakikinabangan niya kesa sa akin. Oh, after habituality, ano pa sinabi ni Justice Padilla? Compensation. Ah, practice of law implies that one must have presented himself to be in the active and continued practice of the legal profession. Tandaan niyo to, ha? Ah, these are the four indicators why there is practice of law, ha? Oh. Habituality, number one. Number two, compensation. Number three, attorney-client relationship. Where no such relationship exists, such as in case of teaching law or writing law books or articles, there is no practice of law. Evelyn, mamaya ibibigay ko yung number ko sa iyo. Ha? Makikita tayo sa MTC Lipa. Doon parang eskwelahan yun eh. Bibigay ko na yung mga libro mo doon, no? Okay? Ito kasi mga assistant ko, dahil maraming ginagawa, kagaya kanina, kapot isa lang ang binigay. Ngayon naman, dalawa lang ang binigay. No? So, bukas, ibibigay ko na yung sa'yo, Evelyn. Ha? So, in view of the definition of the majority in Cayetano versus Monsod, no? Giving advice for compensation regarding the legal status and rights of another, and for one's conduct with respect thereof constitutes practice of law. Kahit na in-advise mo lang na o mag-charge ka o mag-charge ako, that is practice of law. Basta may pera dyan, ha? May pera. Ano pa? Preparation of documents requiring knowledge of legal principles not possessed by ordinary laymen, according to ULEP versus the Legal Clinic. ACL 553-1993. Ha? Sinasabi ko rin yan para kung gusto mo nyong i-research. Meron na ba kayo ganitong notes? Ito lang ang tatandaan nyo. Huwag na kayo magkasaya ng maraming time sa legal ethics. Ito lang tatandaan nyo. Andi dito na to. 90 plus na kayo. Ha? I-ano ko to, ipiprint ko, then isesend ko sa inyo. Okay lang ba yun? Kasi alam nyo, yung iba sa inyo nagtatrabaho. Yung iba sa inyo talagang pagod sa maghapon. No? Eh, dapat meron kayong pointers. Ha? Oh, tandaan nyo ha, kagaya nito, ULEP versus the Legal Clinic. Preparation of documents requiring knowledge of legal principles not possessed by ordinary laymen. So that is practice of law. Okay? Bibigay ko number ko sa iyo, Evelyn.
Teaching law is considered practice of law because the fact of their being law professor is inextricably intertwined with the fact that they are lawyers. Re, letter of UP Law Faculty. Hindi ko maintindihan to. Teaching law is considered practice of law. E paano yan sa Master of Law namin sa Ateneo? May nagtuturo statistics. Sa College of Law, Master of Law sa Ateneo, Amalia, ewan ko tapos sabi nila, edi lawyer yon yung nagtuturo ng statistics. Siya nagtuturo ng statistics sa Master of Law. Ateneo, hindi mo maintindihan talaga itong ano. Pero anyway, sundin nyo to ha, kasi for the sake of passing the bar. Ito, latest to ha. Tsaka, okay lang bang padalan ko kayo? Ito, madaling padala to. Mga papil-papil lang. Hindi gaya na libro, medyo mabigat. Okay? O, privilege. Okay lang ba itong mga notes? Kasi pag ano, pag notes, madaling padala. Napakagaan. Ha? Pero nandito na lahat. Okay po, Doc. Thank you so much po. O, nandito na lahat. Ito lang i-memorize nyo kung kulang ang time nyo. Ah, at saka, intindin nyo na ko. Ah, anyway, meron akong question and answer dyan. Ha? O, privilege. Privilege of the practice of law. Aguirre versus Rana. BM, Bar Matter, 1036-2003. Melissa Macre, thank you very much. What is this privilege? The practice of law is a privilege. It is not a right. It is a privilege. Huh? Tony, good evening. Sige, bigay mo sa akin ng address mo. Huh? Kasi minsan, nagkukulang ako ng staff. Eh. Ang dami kasing medical, legal. No? A bar candidate who is morally unfit cannot practice law, even if he passes the bar examinations. Napaka, no? Alam mo itong mga justices, hindi ba holier than thou attitude? As if, ah, as if na mga anghel sila. Okay. Oh, medyo nakaporma ako ngayon. Ah, kasi galing ako sa court. No? Ganyan ako. Ay, ewan ko, ayoko magbarong. Marami akong barong, Jonah, no? Pero hindi ako nagbabarong. Kulang na lang bulak eh. Ilagay sa'yo. Oh, ewan ko. Five kwento. Thank you very much. Ah. Okay, i-ano nyo na lahat ng address nyo. Etong legal ethics na to, ipapadala ko, konti lang to. Huwag nyo katamaran na, no, ha? Ipapadala ko na sa iyo, sa inyo. Political law, criminal law, civil law, lahat. Padadala ko kayo ng notes. Kasi pag libro yan, ang kapal. Ha? Tsaka nabasa nyo na yung, oh, from Kalibo pala si Maydars. Ingat ka dyan. O yan. Okay. Tandaan nyo, the practice of law is just a privilege bestowed only to those who are morally fit. Tingnan mo ha, arbiter sila ng morality. O baka sa susunod, pastor na rin ng mga courts. According to Aguirre versus Rana. Ha? Anong ibig sabihin nito? What is the meaning of this? Ha? Ah, hindi na hard copy. Ano na lang? Okay lang ba sa inyo yan, Danielo? It is a profession, not business. Boy, totoo nga ba kaya to? Punta ka sa mga abogado pag wala kang pera. Punta ka. Ay, hindi pwede kasi marami akong... O, di business. O, pag wala kang pera, punta ka sa akin. Ha? Pro bono. Kasi doktor pa ako eh. Doktor pa ako. Marami akong sources. Ha? Doktor pa ako. O, ang pagiging abogado, siguro 95% pro bono. Pero meron din naman nagbabayad. Kagaya kanina, kahapon. Hindi ka pababayad ng Panginoon. Okay? So, according to Burbe versus Magulta, C99-634-2002, lawyering is not a business. It is a profession in which duty to public service, not money, is the primary consideration. Duty to public service daw. Punta ka nga sa PAW. Punta ka sa PAW. Ay, maraming pong ano ngayon. Maraming mga tao ngayon. Burbe versus Magulta. Okay. Qualifications. Any person
admitted to the bar and who is in good and regular standing is entitled to practice law. Huh? May dagdag na ngayon to, MCLE. Oh, nagtuturo rin ako, MCLE sa UP. MCLE sa New Era. Huh? Diyan ko namimit si Natchel Jokno eh. Laila de Lima, nung hindi pa siya nakulong. Diyan ko namimit yung mga big-time lawyers. Okay. Every applicant, according to Section 1, Rule 138, every applicant to for admission as a member of the bar must be citizen of the Philippines. E paano yung dual citizen? At least 21 years of age, of good moral character. This requirement is not only a condition precedent to admission to the practice of law. Its continued possession is also essential for remaining in the practice of law. Alam mo, hindi naman ako, hindi ako naniniwala dito. Continued requirement daw, yung good moral character. Ang dami ko nang pinapadisbar eh. Oo. Pag lumampas ka sa pinapadisbar ko. Oh, kasi nga, yung ba nakakatakas lang? Ang hirap, pag nagdemanda ka, akala mo ganun kadali? Nako, ang tagal i-entertain ng IBP, na Supreme Court, nako. Ah, the requirement of good moral character is not only a condition, President. Sabi, to the admission to the practice of law. Its continued possession is also essential for remaining in the practice of law. Oh, when was that cited in the matter of the disqualification of bar examinee Heron S. Meling in the 2002 bar examinations and for disciplinary action as member of the Philippine Sharia Bar, BM 1154-2004. He must be a resident of the Philippines. Pagka ano niya, pupunta naman sa Amerika yung iba eh. Oh, yung mga graduate ng ano, UP at Ateneo, pasado rin sila sa New York Bar. Madali ang New York Bar. Take home yung iba kalate. Kalate, itetake mo. Napakadali. New York Bar. Oh. Yung mga pinag-aaralan nyo, yun din ang i-exam. Due process, warrant of arrest, search warrant, Ed, thank you, Ed Llamas. Thank you very much. Okay. So you have to produce before the Supreme Court satisfactory evidence, no, of good moral character. Kaya bago ka mag-exam sa bar, merong tatlong forms na pipirmahan ng isang professor. Ah, nakilala nyo. Kilala nyo, naging teacher nyo na ano ka, okay ka, ha? Yung iba sa inyo na naghahanap kayo ng abogado. Ako na lang, estudyante ko naman kayo eh. No? Kaya lang baka mamaya nakapatay ka na. Sa bagay, ang bawal dyan, hindi naman yung ano eh, yung tinatawag na one that involves moral turpitude. What is moral turpitude? Okay? No charges against him involving moral turpitude. Estafa. Ah? Theft. No? Pero kunyari, homicide, eh nagkainisan yun, napatay mo. Hindi yan. Ah? No charges, ah? Against him involving moral turpitude have been filed. Na-file lang, ha? Or are pending in any court in the Philippines. Ano yan, eh? Eh, naka-file pa lang. I-disqualify mo na? Hindi pwede yan. Oh, what are the requisites for the practice of law? Admission to the bar. Citizenship. Residence. Dapat alam yung difference niya, ha? Citizenship. Residence. Eh, pinag-aral natin sa, ano to, political law. Pero ulitin ko yan para ma-imprint sa inyo. Ulit-ulitin natin hanggat makapasa kayo. Age, at least 21 years of age. Ah? O 21 years old. Rochelle, Danielo. Danielo, kilalang ba si Mrs. Elizabeth Palomares? Kliyente ko. Galing, nasa Amerika ngayon. Good moral character. And no charges involving turpitude. Charge pa lang, ha? Patay ka na. Ha?
Wala pang desisyon. Tingnan mo, no charges against him involving moral turpitude have been filed or are pending in any court. E paano yan? Kung nakaano ka, madidisqualify ka na ba? No. Ha? There must be a final decision involving that. Eh, that is, there is no due process. Kung yan ang requirement nila. Oh. Tsaka sabihin nyo, ha, kung anong kaso. Ha? Sabihin nyo kung anong kaso na file sa inyo. Alam mo, ako na-file na ako eh. Na-file na ako. Tapos, ano ang resolution? Sabi ng Supreme Court. Sabi ko, dismiss. O, tapos. Pero, huwag nyong itatago doon sa form nyo. Kunyan, na-file lang kayo, kahit slight physical injuries lang. Ilagay nyo, o, filed when. O, ganyan. Tapos, resolution. Kung pending pa. Sabihin mo, huwag kang magsisinungaling. Ha? Okay, what is the purpose of good moral character? Babayaga con in inos. Okay. What are the purposes for the requirement of good moral character? Pag tinanong kayo, what are the requirements? Mag-cite ka naman kahit mga dalawa, tatlo. To protect the public. To protect the public image of lawyers. Image, ha? Naku po, ang mga abogado, baka mas malalapas sa mga pulis. Okay. Ano ko lang, opinion ko lang yun. Ha? Oh. To protect prospective clients and to protect errant lawyers from themselves. Ha? Dantes versus Dantes. AC 6486. Bibigyan ko nga pala kayo ng ano, ha? Yung mga criminal. Ha? Tinatapos ko na lang yung ano. Yung mga notes, political law notes, para hindi na kayo masyadong magbasa, napakarami, at saka crime pro, yung amendments, marami pa ako, kasi nag amendments on criminal procedure, amendments on evidence, 2019 proposed amendments, pero okay na ngayon, ina-apply na. Okay, legal education consisting of pre-law and law proper. Eh bakit si Jokno, 6 na buwan lang? Oh. You must have passed the bar examinations. Taken the lawyer's oath. Memorize nyo na ba yan? Idikit nyo sa wall nyo. Araw-araw nakikita nyo. Maraming tanong dyan. Sign the roll of attorneys. Ang daming gastos nito. Ang daming gastos. IBP, MCLE, ako, walang problema kasi doktor din ako. Angioplasty, angiogram. Yung mga tumataas ang BP, ha, padalang ko kayo ng, alam mo, para kung wala kang asthma, tumataas ang BP mo, para hindi ka ma-heart attack. Propranolol, piso lang. Propranolol. Uminom ako niyan, eh. Para hindi ako masyado may stress. Hindi naman ang stress, hindi ka titibok ng marami. No? Con inos babayaga. PNP. Alam mo, alam ba, reviewer din ako sa criminology. At saka nagtuturo rin ako ng criminology. Criminalistics. Okay? Pero ayusin natin ng mga pulis, ha? Pag 2022 na, ha? Ayusin natin. Ha? Okay. Good and regular standing. What is the meaning of having good and regular standing? May kaibigan ako dyan sa mga pulis, ha? Abogado, kaibigan ko. Pag nag-a-appear kami, dalawa kami. Ah. Wow, Roberto Mantua. Magandang gabi po. Okay. You must remain a member of the IBP. Alam mo, pwede kang matanggal dyan sa role pag hindi ka nagbabayad. Oh. Tapos sasabihin, hindi naman business yan, kundi it is a profession. Pagkatapos kayo, pag maningil kayo, mag-miss lang ng ano, ang isang matandang abogado, di winawarningan nyo na. Yung mga, dapat nga, libre na to eh. Ang yaman ng Supreme Court. Ang yaman ng Supreme Court. Alam ba, mas mayaman pa Supreme Court kesa sa Philippine Heart Association, Philippine College of Physicians. O, may tumutulong pang kumpanya sa amin, ha? O, hindi ko bakit kukunting alaga, 2,000, isususpend din ng isang abogado na wala namang masyadong kaso, mahirap, maraming kaso na mahirap.
Hindi ko maintindihan sa Supreme Court, double standard. Huwag kayo magalit, ha? Huwag kayo magagalit. Di ba gusto nyo rin ng constructive criticism? Balak ko, alam nyo, pag Lord willing, ha? Pag, kasi wala namang imposible, di ba? Pagkatapos kong maging presidente. 1 year bago matapos ang term ko, magpapapoint ako ng Chief Justice. Alam mo ba, ang dami dapat i-correct sa justisya natin. Oh, dahil gusto nila lahat maging Chief Justice, ayun, nagsama-sama sila para patalsikin ng kasama nila. No? Oh. Ay, mamaya, ibibigay ko sa iyo yung gamot, ha? Floor, no? Asthma. Okay. May nagsabi sa akin, hindi po ba lalaki lang nagkaka-asthma? Hindi, sabi ko, pati babae. Alam mo sabi niya? Asthma? Ask my wife? Joke lang, ha? Okay. Oh, tama. Good and regular standing. You are not involved in any illegal activities. Tama yun, ha? Okay. According to the Supreme Court, you must remain a member of the IBP. Eh, saan pa? Regularly pay all IBP dues. Eto na. Ha? Napaka-ipet magdat sa pera. And other lawful assessment. Siyempre, hindi naman pwedeng illegal assessment, di ba? Kayo nga ang dapat mag-uphold ng ano. Faithful observance of the rules and ethics of the legal profession, like MCLE, Mandatory Continuing Legal Education. Monet, good evening po. Be continually subject to judicial disciplinary control. Eh, wala ka namang magagawa, eh, di ba? Agpalo 2004, The Book of Agpalo. Passing the bar is not only qualification to become an attorney at law. Two essential requisites for becoming a lawyer still had to be performed. What are those? Namely, the lawyer's oath administered by this court and his signature in the role of attorneys. Alam niyo ba itong... Oy, pagkapasa niyo, ha? Pagkapasa niyo, pagka-release, tapos pumasa kayo. Magdala kayo ng kamag-anak niyo. Akala ko kasi yung isa, magsasign ka lang, eh. Para bang magsasign lang ako sa prescription. Alam mo nangyari? Eh, wala akong kasama nung signing. Ngayon pala, sila, ano pala yun, no? Importante. Alam mo ang ginawa ko? Meron akong kaibigan na bata pa sa akin. Empleyado pala ng Supreme Court. Alam mo, eh kasi wala akong kasamang kamag-anak. Kala ko magsasign lang ng ordinary signing. Yan pala, may celebration. Ang ginawa ko, oy, punta ka dito. Sabi ko, magpapapicture daw tayo. O, ikaw, magpapicture. Sa susunod, ikaw nang papasa. Sabi ko. Alam mo, pumasa siya 1 year after. No? Okay. Oh. Pero dati, bagsak na bagsak yon. Sabi ko, alika, magpapapicture tayo para maabuban ka ng pagkapasa. Okay. So, what is, that is Aguirre versus Rana. Okay? Belinda, magandang gabi. Only members of the bar are entitled to practice law. Ah, tandaan nyo, ha? Merong exceptions dyan. What are the exceptions? General rule, only members of the bar are entitled to practice law. Alam nyo yung lecture ko na lang, ang ano ninyo, eto na to, eh. Eto na lahat ang binibigay. Pagkatapos, padadalang ko kayo notes. Okay. Oh, padadalang ko kayo notes. Don't worry, ha? Exceptions, law students. Oh. baka naman pag nagpa-picture kayo sa akin para akong magmumukhang ano, katulong, ha? Oh, ano pa? Agent and a friend. Oh. Pag ano, iyan natin 'yan, ha. Oh. Art, thank you very much. By the litigant himself. Oh. Pwede. Ikaw mismo mag-represent na sarili mo. Kaya lang, delikado, ha? Oh, citizenship. The practice of all professions in the Philippines shall be limited to Filipino citizens, save in cases prescribed by law. Merong exceptions. Yan. Section 14, Article 12, 1987, Constitution. Okay, thank you, Reginald. Yung iba, gusto nyo ba yung soft copy na lang? Kasi pag, di ba, mas maganda meron kayong kinokoloran. O, padadala ko through LBC. At yung iba, kung gusto na mag-advance,
Thank you sa mga nagpadala ng mga email, ha? Email. Sa email na lang kasi makapalito, hindi kaya ng messenger. Okay? Reginald, kapangalan mo ang aking bayaw, architect. Architect Reginald Rivera. Okay? Every applicant for admission as a member of the bar must be a citizen of the Philippines. Section 2, Rule 138. Rules of Court. Rationale. Citizenship ensures allegiance to the Republic and its laws. Petition to resume practice of law of Dakanay. Bar Matter 16-1678, year 2007. The loss of Filipino citizenship, ipso iure, terminates the privilege to practice law in the Philippines. Pag citizen ka na talaga, ha? Except when the citizenship is lost by reason of naturalization and reacquired through RA 9225. May exception dyan, ha? Okay. A Filipino lawyer who has not lost and reacquired his citizenship under RA 9225. Ano tong 9225? Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003. Okay? So, under that, sabi niyan, is deemed a Filipino lawyer who has lost and reacquired his citizenship under RA 9225 is deemed not to have lost his Philippine citizenship. Okay, ha? Bibigay niyo yung anong isang email. Email ad. Gagawin ko lahat para ano, hindi lang tong ethics, pati political law, criminal law, remedial law, lahat, ha? Pero huwag kayo sabagay kung konti yung ano mo, papasa ka na dun, eh. Papasa ka na. Itong mga tinuturo ko sa inyo, yung need, ha? Need to know. Hindi yung just for information, no? Ha? Galingan nyo, ha? You will become lawyers, ha? Baka nga magkakalaban pa tayo sa court, ha? Marami akong estudyante, kalaban ko sa court. Pero hanggang doon lang, cordial naman, ha? Okay. What is the essence of this? A Filipino lawyer was lost and reacquired his citizenship under RA 9225. Is deemed not to have lost his Philippine citizenship. However, he still needs to apply with the Supreme Court for a license or permit to engage in such practice after compliance with the following: updating and payment of annual membership dues in the IBP, payment of professional tax, PTR, completion of 36 hours of MCLE. Ano pa? Kasi minsan may tumatawag, kaya na napuputol yung ano. Okay, ano pa? Retaking of the lawyer's oath under Section 5, RA 9225. Paragraph 4 yan, ha? Okay. Mas maganda kasi naririnig nyo, tapos meron pa kayong notes, ha? Basa-basahin nyo yung notes. Okay? Kasi hindi lang paging ano kayo, pag lawyer na kayo, kundi mapapakinabangan nyo rin to. Okay? Pag lawyer na kayo. Kung susunod kayo, ha? Okay. Alam mo ito, bakit ina-update yung for example, a Filipino lawyer who becomes a citizen of another country, for example, US citizen, ha? And later reacquires his Philippine citizenship under RA 9225, remains to be a member of the bar. Hindi ma-abrogate yan. Pag gusto mong bumalik, pag matanda na, babalik ka eh. So, gusto mong mag-practice ulit. Hindi ka pa satisfied sa mga kinita mo sa Amerika. Hoy, mahirap sa Amerika, ha? May license ako dyan, bilang doktor. Mahirap dyan. Hindi ka gaya dito sa Pilipinas. Contented tayo. Konting gulay, konting prutas, no? Sabi dyan, however, sabi niya, under 9225, ha? The right to resume the practice of law is not automatic.
updating and payment of annual membership dues in the IBP. Payment of professional tax, completion of 36 hours of MCLE, tatlong araw yon, retaking of the lawyer's oath. Alam mo pag ano, mag-kungok sa inyo, mag-enroll kayo ng ano, yung updates, yung MCLE, pwede yan. Palagi ko pwede yan. Pwede kayo mag-enroll. Eh sure na kayo, papasa, kasi doon, sinasummarize lahat. Yung mga dapat malaman ng isang abogado. Nire-review namin ang mga abogado. Neil, thank you. Jeline. O sige, I will take note of your email ad. Okay? So, meron pang pag-asa if you will reacquire your citizenship. Okay? So, a person who intends to practice his profession in the Philippines must apply. Ito yung nag-citizen sa ibang bansa. Must apply. Pero pag Singaporean, Hong Kong, hindi ka nun magiging citizen dyan. Agrabyado tayo dyan. Resident ka lang. Kahit 30 years ka na, 50 years. Hindi ka gagawing citizen dyan. Magulang ang mga bansa na yan. Hindi ka pwedeng maging, hindi ka kayo sa US. Hindi ko alam bakit, bakit hindi ka kasundo ng ating presidente. Yung Amerika. Di ba ang dami nating mga kayo lahat. Bihira yung Pilipino walang kamag-anak sa Amerika eh. Pero sa China ba, may kamag-anak ka? ewan ko, bakit ang init ng ulo niya sa mga Amerikano? Although yung mga Amerikano, magugulang talaga yan. Kahit naman, ang Amerika, ni minsan hindi man kinuha yung mga isla natin eh. O sa 2022 ha, mag-ready kayo. Babawiin natin yan, atin yan. Scarborough Shoal, yung mga isla dyan, atin yan. Oh, alayo-layo, 9 dash line. Ano sabi ng UN? UNCLOS. Fake ang 9 dash line. Ito naman si Digo, ba't hindi niya i-enforce? Ang daming matatapang na Pilipino. Ha? Okay. So, please take note, ha? Please take note. Thus, in pursuance to the qualifications laid down by the court for the practice of law, OBC, OBC, the Office of Bar, Port Bar Council, OBC, requires the following. Ano ba yung requirement? Petition for reacquisition of Philippine citizenship. Kasama yan. Attach mo dyan. Order for reacquisition of Philippine citizenship. Oy, wag niyong bibiruin tong legal ethics, ha. Maraming bumabagsak sa bar dahil bagsak sa legal ethics. 5% lang yan, but you have to study it. Isama mo na yan, ha. O, eto na lang reviewin mo itong mga, ano ko, padadala ko sa inyo. Listening carefully. No, Melchor, Larry, thank you very much. Larry Tabsing, okay. And Melchor, ganun. Good evening. Okay. What else? Number 3, oath of allegiance to the Republic of the Philippines. Identification certificate issued by the Bureau of Immigration. Ang dami? Certificate of good standing issued by the IBP. May kakilala ko ganyan eh. Biro mo, tagal niya sa San Francisco tapos nagkabugado pa siya ngayon. Certification from the IBP indicating updated payments of annual membership dues. Hindi lang yung mga resibo mo, kundi yung certification from IBP. Kailangan yun. Certification of good standing from IBP also. Proof of payment of professional tax. Kaya wala kang lusot dyan. Basta pera. Pero ayaw na Supreme Court na magantayo. Sabi niya, being a lawyer is a profession, not a business. Eh kayo nga ang gumagawa ng ano, kung ba eh sinisigil mo ngayon sa kukuha ng pambayad yung mga abogado. Oh. Hindi ko maintindihan. It is a dichotomy, dichotomy. Certificate of compliance issued by MCLE office, Wag lang kunyari, nag-MCLE ka sa UP. Hindi 'yon.
dapat doon sa office ng MCLE, doon sa Supreme Court. Merong MCLE office. Ha? Petition, what is the bar matter? Petition to require the privilege to practice of law of Moneses. Bar matter 2112-2012. Oh, what about residence? Every applicant, alam mo itong legal ethics, matatapos natin to kahit mga 4 ano lang, 4 to 6 weeks, yung every Tuesday lang. 6 week, 6 Tuesday siguro. Okay. Every applicant for admission as a member of the bar must be a resident of the Philippines. Okay? Must be. Section 2, Rule 138, Rules of Court. Ratio. Reason. His or her duties to his client and to the court will require that he be readily accessible and available. Alam mo ito? Sinulat to, 19 kopong-kopong. Napakabilis ng transport eh, kung hindi lang nag-COVID. Alis ka dito. Punta ka ng Amerika, California. 12 hours lang, straight flight, Philippine Airlines. Oh, pahinga ka ng konti, doon sa airport. Punta ka sa New York. Wala pang 2 hours. Nandun ka na. Oh, yun ang ano, 12 hours ka, papunta ng California. Ako kasi, minsan, ayokong ano eh, diretso sa California. Punta muna ako sa Detroit. Tapos, minsan doon ako matutulog sa airport. May Starbucks naman doon. Then after yung umaga, punta muna ako ng ano, ng Boston, Harvard. Punta muna ako. Mamamasyal-masyal ako. Mas malinis pa yung UP ka sa Harvard eh. Napakarami ng Harvard. Pagkatapos, punta ako sa Yale. Napaka-conservative naman. Research. Tapos doon pala ako pupunta sa California. Okay? So, ang bilis ng transportation. Dati kasi, napakakupad. Kaya sabi na, he must be readily accessible and available. Matagal na to. Itong dapat, pag nasa Amerika ka, kung walang, nung walang COVID, after one day lang, nandito ka na. Marte, no? Okay. Anyway, sundin natin. Ha? O, age. Every applicant for admission as a member of the bar must be at least 21 years of age. Section 2, Rule 138, Rules of Court. Maturity, what is the ratio, reason? Maturity and discretion are required in the practice of law. Naku, yung ibang mga tao, 50 years old na, hindi pa matured eh. Okay. Pero yung iba naman, 15 years old at 16, parang meron silang maturity. Makukuha mo ba sa chronological age yan? Hindi. Ha? Sabi ng ratio ng ano, maturity and discretion. Ang ibig sabihin, pag na-reach mo na yung 21, matured ka na. Yung iba, laki sa layaw. Laki sa layaw, Jeff Rocks. Ace, good evening. Hindi ko maintindihan yung Supreme Court. Okay, good moral character. Ayan ha. Every applicant for admission as a member of the bar must be of good moral character and must produce before the Supreme Court satisfactory evidence of good moral character and that no charges against him involving moral turpitude have been filed or are pending in any court in the Philippines. Eh, may charge ka nga, pero na-frame up ka lang. O kaya, hindi naman totoo. Eh, ito, grabe to. Charges pa lang, ha? Hindi ka na pwede. Palagi ko, this is a form of injustice, eh. Okay. Good moral character is a continuing qualification. Hindi one-stop shop. It is a continuing qualification required of every member of the bar. It is not only a qualification precedent to the practice of law. Case, Narag versus Narag, AC 3405-1998. Okay? Ayan ha. Yung health nyo ha, ingatan nyo. Malapit ng bar. Not too much coffee. Yung ano, pwede ka mag-coffee sa umaga. Pero yung iba, magsalabat ka na lang. Non-fat milk. Ha?
Yung vitamin C mo once a day, huwag mo kakalimutan. Kung vitamin E, si Evelyn, pwede kitang bigyan kasi dadaan ako bukas sa Lipa. Magpa-file ako ng pleading. Ha? Magpa-file ako ng comment, opposition. Ayan, ha? So, pwede ako magdala ng vitamin E, vitamin A, vitamin B complex, vitamin C. No? Marami ako niyan eh. Kaya lang, parang useless kung na, mura lang kasi yan eh. Generic na lang, ha? Generic na lang. Pwede rin yan. Huwag kayong maniniwala pag generic, mahina ang klase. Marketing lang yon. Misa nang mahina yung merong ano eh. Merong trade name. Okay? Oh. Narag versus narag, ha? Huwag nyo kakalimutan. Good moral character is a continuing requirement. Ha? It is a continuing qualification. Okay? What about the opinion of Agpalo 2004? Absence of a proven conduct or act. No? Absence of a proven conduct or act which has been historically and traditionally considered as a manifestation of moral turpitude. The act or conduct need not amount to a crime. And even if it does constitute an offense, a conviction upon a criminal charge is not necessary to demonstrate bad moral character, although it may show moral depravity. No, charge pa lang, patay ka na. Ano to eh? Eh kung na-acquit ka, sayang naman, ha? Na-charge ka pa lang, ha? Hindi yung convicted ka. Oh. Napaka, para sa akin, ha? It is unfair. No? Lalo na ngayon. Uubuin ka lang, eh, didimanda ka na eh. Oh. Ay, hindi ako inubos. Patayin na. Ano yung dishonesty yun? Ha? Masyadong ano? Ito sigurong mga, hindi, opinion ko lang, no? Itong mga nagsulat nito, ito sa jurisprudence, palagay ko lalampas sa langit. Parang yung lyrics ng Hawak Kamay. No? Yung sa Hawak Kamay, yung tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. Eh, siguro masusumpungan mo itong mga justices na to. Eh, kasi napaka-stricto. Ah, napaka-stricto. Oh. Ronnie Belinda, good evening. Oh, what about in the matter of the disqualification of bar examinee Haron S. Meding in the 2002 bar examination and for disciplinary action? Ito sinabi. Pagkain nyo mabuti, ha? Good moral character is what a person really is, as distinguished from good reputation. The estimate, tandaan nyo, ha? Good moral character, ha? Is now distinguished from good reputation. The estimate in which he is held by the public in the place wherein he is known. Eh, bakit ang mga congressmen, abogado, hindi nyo na-screen? Billion ang ninanakaw. Million. Eh, baka madenay kayo nung ano, pagkatapos nyo maging justice. Eh, di ba gusto nyo pa ng office? Oh, hindi, alam mo, yung mga justices natin, dapat pagkatapos mag-retire, tama na. Ibigay nyo na ang ano sa mga babata-bata. Hindi nyo ma-enjoy ang buhay nyo. Ah, hindi nyo ma-enjoy. Bilang mo, after maging justice, gusto pa nila ng office? Ewan ko, ha? Ronnie, Joel, ingat po kayo. Okay, Inre Argosino. Inre Argosino, AM 712-1997. The Supreme Court may deny lawyers oath-taking based on a conviction for reckless imprudence resulting in homicide. Hazing case. Ganyan din ang medical malpractice. Eh. Reckless imprudence resulting in homicide. Huwag nyo sasabihin, ha? Reckless imprudence resulting to homicide. Mali. Ah? Mayayari kayo sa reckless imprudence resulting in homicide. Kung merong physical injuries, resulting in physical injuries. Hindi to. Ah? Oh. But after submission of evidence and various certifications,
He may now be regarded as complying with the requirements of good moral character. Tingnan mo, ha? Eh, ano kailangan mong evidence? No. He is not inherently of bad moral fiber. Indre Argusino. Okay. What else? Regarding good moral character, concealment of pending criminal cases constitutes lack of good moral character. Ito nga sinabi ko, pag nadimanda kayo, huwag kayong mahiya. Eh, talagang ganyan eh. Bisa madidimanda ka. Bisa sa init ng ulo. Oh, pero huwag kayong magkoconceal, ha? Sabihin nyo doon sa nakalagay sa form nyo. Oh. Okay. Alam nyo, hindi naman tayo perfect eh. Alam mo sa medicine, 95% sa maghapon, nandun tayo sa line of normality. Yung normal. Pero 5% lumalabas tayo pag umiinit ang ulo. Nagiging abnormal tayo. Kaya nga yung iba nakakapatay sa sobrang init ng ulo. Diba? Pero hindi ibig sabihin abnormal ka. Tayo raw, according to psychiatry, psychology, psychobiology, psychopathology, tayo raw, labas-pasok tayo, depending on the situation, in normality and abnormality. Kunyari, gutom ka, nanginginig ka, misal lalabas ka sa, tinatawag na, papunta ka ng abnormality. Mainit ang ulo mo, mainit ang panahon. So, yan ha. Dapat i-consider yan eh. Alam mo, dapat meron justice na doctor-lawyer. Diba? Dapat meron isang justice. Eh, puro mga... Biro mo yung magde-decide yung IATF. Ang chairman si Olalia. Secretary of Labor, abogado na naman si Bello. Biro mo, they decide on the fate of our nurses. Nag-file ako ng ano, certiorari sa Supreme Court. Buti nilift na yung deployment. But kawawa ng ating mga nurses. Ah, although may dahilan din ng gobyerno natin, pero alam nyo, dapat i-balance. Biro mo nagde-decide sa mga for the nurses, mga abogado. Mali yun. No? Kaya lang, alam mo, matatanda na mga yan. Kagaya ni Bello. Ano kaya ni ano yan? Ni yung plastic surgeon. Ha? Magpa-plastic surgery dapat to si Silvestre Bello. Okay. We will go to the fifth important matter. Jobel Asuncion Maron. Joel Puro. Magandang gabi po. Pre-law. An applicant for admission to the bar examination shall present a certificate issued by the proper government agency that before commencing the study of law, he or she has pursued and satisfactorily completed in an authorized and recognized university or college requiring for admission thereto the completion of 4-year high school course. The course of study prescribed therein for a bachelor's degree in arts or sciences. Alam mo itong, dapat huwag mo na sabihin 4-year high school course. Eh, paano ako, na-accelerate ako? Oh. At saka yung ano, yung iba nakukuha lang na, yung 4 years, yung college, pre-law, 3 years lang. Magna cum laude pa, ha? Hindi ko maintindihan to eh. Huwag na sabihin mo lang, naka-complete ka ng pre-law. O kaya, yun, masyadong perfectionist. Pero hindi naman labinabas, ha? O, yung mga justices. Okay, a Filipino citizen who completed and obtained his or her Bachelor of Laws degree or its equivalent in a foreign law school must present proof of having completed a separate bachelor's degree course. Kanino yan? Section 6, Rule 138, Rules of Court, Re, Letter of Attorney Mendoza, Bar Matter 1153, 2010, ng Saldana Garcia. Magandang gabi po. That is pre-law, ha? Ito naman law proper. Eh, paano ang pre-law ko? Medicine. Oh. All applicants for admission shall before being admitted to the examination satisfactorily show that they have successfully completed all the prescribed courses
for the degree of Bachelor of Laws or its equivalent in a law school or university officially recognized by the Philippine government or by the proper authority in the foreign jurisdiction wherein the degree has been granted. No applicant who obtained the Bachelor of Laws degree in this jurisdiction shall be admitted to the bar examination unless he or she has satisfactorily completed the following course in a law school or university duly recognized by the government. Ano yan? Dapat daw meron kayong ganyan. Civil law, commercial law, remedial law, criminal law, public international law, private international law, political law, labor and social legislation. Naku, pumasok ka sa amin. One unit lang. And yet, nire-require ng Supreme Court, dapat tinake mo. Medical jurisprudence, taxation, legal ethics. Ah, dapat daw meron ka niyan. Alam mo ang defect dyan? Ito, importante ito, itong mga sinabi ng ano. Minsan, ang elective, ginagawang major. Ewan ko ba't ganun ng mga ibang mga law professor? Pag one unit lang, kagaya ng medical jurisprudence, hindi mo naman dapat pahirapan to. Itong medical jurisprudence, napakadali. At saka, wag gagawing yung medical jurisprudence, 5 units. Parang 5 units yung sa mga iba, medical jurisprudence. 1 unit lang yan, pero required. Ewan ko, ba't nirequire na nga ito? Nang dinidiscuss naman yan sa civil law. Itong medical jurisprudence, dinidiscuss yan, torts. Medical jurisprudence, all torts, and they are neither civil nor criminal. But the conviction is either criminal or civil or both. Torts, T-O-R-T-S. Pero sa atin, it is not that wide concept in civil law, yung torts. Quasi-delict sa atin, 2176 to 2192. Hindi naman kailangan pahirapan ng mga estudyante sa mga maliliit na bagay. Alam mo, dapat mag-concentrate kayo. Civil law, criminal law, yung mga importante, civil procedure, siguro political law, no? Itong mga sinabi na to, kaya lang may mga, ewan ko, may mga schools na napakahirap sa mga elective. Ganun talaga, ha? Pagtsagaan nyo na. Okay. Para makapasa kayo, makapasa kayo ng bar. Okay? Dahil legal ethics to, 2 hours lang tayo. Good evening, Dean, Salvador, Nuevo Moya. The best, sa remedial law. Napakagaling. Yung book niya, katumbas ng gold yan. Gusto niyo ng updates, nandyan sa kanya lahat. At saka yung mga, kasi in demand yan eh. To continue with the discussion, a Filipino citizen who graduated from a foreign law school shall be admitted to the bar examination only upon submission to the Supreme Court of Certifications showing, completion of all courses leading to the degree of Bachelor of Laws or its equivalent. Recognition or accreditation of the law school by the proper authority. Medyo may anwa ko dyan. Pag ano nga, kakausapin ko si Chel Jok, no? Alam mo, sa Amerika natapos yan eh. Hindi ko alam kung nag-bar exam siya dito. Hindi ko natatanong sa kanya. Minsan magkasunod kami sa MCLE, sa UP. Hindi ko natatanong sa kanya. Hindi ko alam kung nakapag-bar exam siya dito. Alam ko, nag-aaral yan sa Chicago. No? Itong si Chel Jok, no? Pag ano nga, matanong ko sa kanya, ikaw ba? Pasado ka sa Philippine Bar? O kaya, saan ka ba nag-pre-law o law? Kasi, dapat nating malaman, no? Kasi, these are authorities. Okay. Recognition or accreditation of the law school by the proper authority. Ito na naman, letter of Attorney Mendoza.
completion of all the four-year subjects in the Bachelor of Laws academic program in a law school duly recognized by the Philippine government. Question, kung naka-hold muna yung ano niya, ang ibig ba sabihin, recognize siya o hindi? Pending. Maraming ano, maraming winarding ng Supreme Court. Ah, kasi hindi makapasa. Ilang years na hindi makapasa yung ano, hindi makapasa yung kahit isa, wala nakakapasa doon sa law school. Paano yan? Pending? O kaya under suspension? O, eh nakatapos ka doon bago, bago masuspend. Eh nakasuspend ngayon, mag-exam ka ng bar. O, dapat tanungin mabuti yan, ha? That is the letter of Attorney Mendoza, Bar Matter 1153-2010. O, huwag na kayong mag... Huwag na kayong kumain kasi isang oras na lang eh. 55 minutes. 2 hours lang to, legal ethics. Bukas, magpapadala na ako ng mga notes nyo, ha? Basahin nyo naman, ha? Kasi baka naman padala ako ng padala ng notes, libro. Eh, hindi nyo naman binabasa. Basahin nyo, ha? Mahirap gumawa ng libro. Oh, basahin nyo. Okay, LEB. Eto, pinag-a-apply ako dito eh. Yung wala raw chairman, no? Siguro did, si Din Moyo na lang. Pero ako, hindi, paano naman yung mga pasyente ko? Magpapa, yung mga nagpapa-angioplasty. Grace, thank you very much. O, eto, Under Republic Act number 7662, Legal Education Reform Act of 1993. Gretchen, thank you. Okay. What is this? A legal education board was created in order to undertake appropriate reforms in the legal education system. Nagagawa naman ba kaya to? Nagagawa. Nako. Require proper selection of law students, maintain quality among law schools, and require legal apprenticeship and continuing legal education. Alam mo, parang negligible yung ano, parang symbol lang sila. Kaibigan ko yung iba dyan. Yung iba, ako pang doktor. Yung mga commissioner. Sorry po. Pero, siyempre, dapat pupunta rin tayo. No? Kaya siguro wala nag-a-apply. Oh. Okay, Des. Thank you very much. Tony, yes. Papadala ko, ha? DepEd pala siya, si Tony. Oh. Yung merong minsan debate sa UP. Kalaban ko si ano, Leonor Briones. Nagalit pa naman. Ah, UP-wide debate. Kalaban ko si Leonor Briones on DAP. DAP and DAP. Ano pa yung isang yan, ha? Nagka-debate kami. Nagalit ba naman sa akin? Hindi niya na, hindi, magsimula nun, hindi na niya kinuusap. Pag nakikita kami sa NCPAG, UP, ano ako dyan eh, naging PhD in Public Administration. Nainis siya. Hindi nyo kasi sinabi, sabi niya, na abogado rin pala yan. Akala ko kasi doktor lang. Oh. Kaya hanggang ngayon, hindi niya ako kinakausap ni Leonor Briones. I admire that woman. Ha? Very, very intelligent. Kaya lang, sabi ko, di, yung mga figures niya, panahon pa nila pula po yan, sabi ko, ayun, doon siya nagalit sa akin. Panahon pa ni Magellan yan, sabi ko. Baka yan nga yung, baka yan nga, ang dahilan, sabi ko, yung pinag-away ni Magellan sa Kalapu-Lapu, itong figures ni ano, eh, hindi niya alam, MBA ako sa UP. Itong figures ni ano, Leonor Briones, eh, nagalit sa akin, di na niya ako kinausap, kahit sasalubong pa kami, doon sa agdanan ng NCPAG. Okay? So, o yan, ha? O, what is the essence of this? Ha? Tandaan nyo, ha? Bilang abogado, dapat malaman nyo ano ang ratio, R-A-T-I-O, ha? Ano ang dahilan kung bakit nagawa yan. Dapat yan nyo mabuti. Magiging abogado kayo, eh. Ha? O. Buti hindi ako na-contempt last week. Dalawang kaso, inargue ko yung judge, mali po yan eh. Under the new rules on evidence and the new rules on civil procedure. Kinorek ko,
medyo nagalit lang, pero huwag magagalit kasi nga, kaya nga itong mga new rules, ha? 2019 proposed rules on CIPRO, on evidence, hindi na po ganyan. Kagaya ng fiscal, provincial fiscal pa naman, notice of hearing. Wow, Neil, thank you very much for that information. Chel Chokno, ang tatay niya, number one, 6 months lang, ha? Magaling. Ito si Chel, mabagal mag-isip eh. Tingnan mo, pag nag-usap, ang tagal mag-isip. Ang kailangan nating senador, siguro mas ahead lang ng konti siya kay Lito Lapid. Ang tagal. Ang tagal mag... huwag na natin yan o yan. Baka magalit pa sa akin. Nagkikita pa naman kami yan sa MCLE. Okay? So, please take note. It is... ano yung LEB? It is comprised of a former justice of the Supreme Court. Who serves as chairman? A representative of IBP? A representative of the PALS, Philippine Association of Law Schools. Yun din namin sa UDM. Nagtuturo rin ako dyan eh. Ang tinuturo ko dyan, medical jurisprudence, tax. Nagtuturo rin ako dyan. Si Dean Marie. Yun ang napakaganda, no? Okay. Tingnan niyo itong ano, as simple as this, tinatanong ng mga 'yan. Basahin niyo lang tapos tandaan niyo ng konti, A representative from the ranks of active law practitioners. A representative from the law students sector. And the secretary of the Department of Education or his representative. Ex officio member. Henry Jan, thank you. Okay. The functions of the LEB include administering the legal education system in the Philippines. Supervising the law schools in the country. Setting the standards of accreditation for law schools, taking into account, among others, the size of enrollment. Tingnan nyo ngayon na COVID. Bumabagsak ang enrollment. The qualifications of the members of the faculty. Tinitingnan nyo nga ba talaga yan? The library and other facilities without encroaching upon what? Okay. The academic freedom of institutions of higher learning. I-discuss ko yung academic freedom doon sa 1981 agreement of Ramos, the Ramos Agreement, yung UP DND agreement na inabolish niya, no, Lorenzana, no. Okay, ito naman kasing UP kasi talagang mang ever since hindi man ako nangangampi, no, kasi UP rin ako, alumnus ako ng UP, lifetime, ito naman kasi, di ba, noon pa dyan nila na dyan tinatraining kung paano magimagsik, no? Ewan ko, bakit nagkaganyan yung institution natin. Ito, sa, ewan ko. Accrediting law schools that meet the standards of accreditation. Ito, functions of LEB. Prescribing minimum standards for law admission and minimum qualifications and compensation of faculty members. Ginagawa nyo ba to? Compensation. Alam mo itong mga maraming schools, napakatipid ang mahal, mag-charge. Pero napakatipid magbigay sa mga professor. Karamihan ng mga law professors, ang pagtingin ko lang, kasi 22 to 28 universities nagtuturo, lalo na ngayon, ang dali, Zoom lang, WebEx, Google Meet. Napakadali. 22 to 28. Legal medicine ba naman? Kokonti lang nagtuturo niyan. Di ba? Iba pa yung medical schools na tinuturuan ko. Okay? Kaya ni Pacquiao yan? Yung 2022 na makakalaban ko at saka si Bongbong Marcos? Di pa natapos yan.
sa UK. Naku, napakahirap magturo ng law. Ha? Dapat ang mga nagtuturo ng law, yan ang nagiging presidente ng Pilipinas. Hindi yung nagpa-practice lang. Ha? Lenny Robredo, naging professor ko pang tatay niya. Si Judge Herona. Mabait naman si si Lenny, pero kaya niya kaya mag-lead. Hindi siguro, no? O tayo na lang, no? 98 ang binigay sa akin ng tatay niya, statutory construction. Ah, saan? UST. Okay. Ang pangit na sulat mo, sabi sa akin. Pero maganda naman ang ano mo, yung application of law mo. Napakadali naman 'yan, eh. Statutory construction. Ang dali. He who comes to court must come with clean hands. Oh. Okay. Oh. Sasagutin natin 'yan, ha? Okay. What else? After prescribing minimum standards, pera, ha? Yung sweldo ng faculty members, minimum qualifications daw, ha? Nagagaya ko, qualified ba ako? Alam mo kung bakit, alam mo ang number one qualification dapat? Wala nga nagtuturo sa law, konti lang. Konti lang nagtuturo. Ibaba nyo ang minimum standards. Kasi nga, hindi naman sinusunod dyan. Oh. Prescribing the basic curriculum for the course of study aligned to the requirements of admission to the bar. Law practice and social consciousness. Tingnan mo, naging moral, moral turpitude, social consciousness. Pagkatapos, sinasabi nila, you judge only based on law, not on morality or social consciousness. Double standard at dichotomy. Okay? What else? Establishing a law practice internship as a requirement for taking the bar, which a law student shall undergo with any duly accredited private or public law office or firm or legal assistance group anytime during the law course for a specific period that the board may decide, but not to exceed a total of 12 months. For this purpose, o pakinggan nyo, the board shall prescribe the necessary guidelines for such accreditation and the specifications of such internship, which shall include the actual work of a new member of the bar, and adopting a system of continuing legal education. Napakalaking bar din. Hindi nga makapasok-pasok sa mga law subjects kasi nga sa trabaho nila. Bibigyan mo pa sila ng internship. You are adding burden. Sa akin, ang dami nag-intern eh. Ang dami. Nag-intern. Philippine Heart Center. Nag-intern sila. Legal internship eh. Sinasama ko sila sa mga hearing. Yung paano gumawa ng pleading. No? At saka, syempre, nililibre ko sila ng pagkain. Okay? Bar examinations. When to file permit. Bakit kaya pinag-aaral namin ito? Nakita nyo? Ang court, ha? Controls, supervises. What? Practice. Procedure. Rules, ha? Awak nila lahat. No? When to file permit. All applicants for admission shall file with the clerk of the Supreme Court. The evidence required at least 15 days before the beginning of the examination. Yung good moral character, ha? I-send nyo sa akin, pipirmahan ko na. They shall also file within the same period the affidavit and certificate required by Section 5, Section 7, Rule 138, Rule of Court. The Rules of Court. Okay. Pagod na ba kayo? Ay, sige. Sige. I will send to you a pleading. Sample ng pleading. Yes? Okay. Padadalap kayo. Tapos yung wala pang reviewer, meron kasi akong legal ethics, judicial ethics. Meron pa ako dito sa bahay ng mga, siguro mga 7 copies pa, papadala ko sa inyo.
Okay? Oh. O hindi biro yan, ha? Hindi biro. Nagpapadala talaga ako. Kaya lang, minsan, limited ang time ko. Okay? So, Reginald, thank you very much, ha? Okay. What about notice? Notice. Notice of applications for admission. Biro ba naman yung piskal? Sabi niya sa akin, dapat daw, ibasura na yung notice of, wala kasing notice of hearing. Sabi ko, under the new rules of civil procedure, ha, consistent with the new rules of evidence, and consistent with the rules of pleading in the court of appeals. Ano sabi ng new rules? Notice of hearing must be only decided and ordered by the court, no longer by the attorneys. Biro mo ba sinabi? Didismiss to. No longer. There is no need for lawyers to file notice of hearing inconsistent with the rules of the court of appeals. Oh, kaya nabasura yung ano, motion to quash. Ay, nabasura yung ano, ang kanyang argument regarding the motion to quash. Ha? Napaka ano, basic. Eh, paano pa kaya pag nagdoktor yan? Ha? Baka mamaya, isang balado lang sa puso o opera na niya, bubuksan na niya yung dibdib. Angioplasty lang. Ha? Mahirap turuan yung mga matanda. Pero hindi kayo, ha? Ha? Yes, Bresnev. O mag-ingat ka dyan sa Ilocos, ha? Hindi ako na, pag pumunta ako dyan, kasi po, two weeks na quarantine, and daming mawawala sa akin, paano ako magkakapag-opera? Mahirap talaga, na? Oh. Mahirap i-impose mo yung rules, hindi mo naintindihan. Quarantine law, ako rin ang author niyan. Quarantine law of 2004. Itong mga mayor, tsaka ano, mga police, hindi naintindihan. Sometimes, you are over-interpreting a particular law or resolution. Mahirap pang ano, little knowledge, di ba, Jermaine? Little knowledge is dangerous. Oh, Roas, Isabella, alam mo, I love these people. Sila yung nag-sacrifice dito. Kung bakit tayo nandito? Huwag na kayo mag-away. Magmahalan kayo. We need to love each other. Alam mo, sa 2022, kasi si Duterte, ang kanyang ano sa pagiging presidente, drugs. One word. Si Noy-Noy, siguro games. Kasi, nag-games palagi kasama ni Joshua. Noong panahon ni Cory, siguro si Cory, masasabi natin sa kanyang ginang. Yan ang ma-describe natin. Tapos si GMA, corruption. Hindi naman siguro. No? Oh, sa akin, 2022, love. Kung wala tayong pag-ibig, wala tayong mafufulfill. We have to be united. Walang dilawan, walang DDS. Hindi tayo magsasucceed as a nation if we are divided. Ano sabi ni Patrick Henry? Divided, sabi niya, we fall, but united we stand. Diba? Sana may mag-supportan niyo ako. Sana may sama ako sa debate. Ha? Kasi magkatabi kami ni Pacquiao sa presidential debate 2022. Oh. Medicine, health, COVID, ako ng author. Ano pa? Quarantine law. Ako rin ng author. O ano pa, impact of economics. Ha? Meron din akong book niyan, developmental economics. O. Okay, o, wag na muna yan. Matagal pa yan, 2022. Okay? O, tumawa-tawa rin kayo, ha? Magbablock ang puso nyo, itong mga barado, kung hindi kayo tumatawa. Tsaka tanggalin nyo ng mga sigarilyo, alak, milk, ang ano yan, non-fat milk. O kaya, calamansi juice, salabat. Okay? So, okay. Notice of application for admission shall be published by the clerk of the Supreme Court in newspapers published in Filipino, English, and Spanish for at least 10 days before the beginning of the examination. Tingnan mo nga nang ito, pati rin Spanish. Eh, buti ako, nakakapag-Kastila ako. Nakakapag-Kastila ako. Kasama ako sa debate sa Tagalog.
open debate. Oh, nanalo ako dyan. English, ah, nanalo rin ako. O, ano pa? Spanish, nakipagdebate ako. Kaya pag pupunta ko sa Europe, sa mga Spanish speaking, ano, nagkakastila ako. So, pero ito, dapat tanggalin na to. Filipino, English, and Spanish. Oh. Magbutihan nyo, ha? Lawyers ko kayo, ha? Sa 2022. Okay, totoo po yan? Oo, eh. Nagugulat ang mga tao. Bakit pag si Pacquiao nag-declare, eh, hindi nagugulat. Mga tao. Pag si Bongbong, hindi nagugulat. Pag si Lenny, hindi nagugulat. Pero ba't ako? Ba't kaya nagugulat? Sabi ko, wala ba akong karapatan? Okay, advisor ko yan, ha? Si Dean, ha? Salvador Moya. Napakagaling, ha? Okay. Ingat po kayo sa health nyo. Oh, conduct of examinations. Alam mo, minsan nilalagyan ko talaga para hindi kayo antukin. Oo. Oh, para hindi kayo antukin, eh, dapat lagyan natin. Boring to, tandaan nyo, ha? Legal ethics. Oh, magsisimula na ako magpadala ng soft copy bukas ng umaga. Ha? Oh, from Lupao, Nueva Ecija, Danny Sembrano, good evening. Okay. Persons taking the examination shall not bring papers, books, or notes into the examination rooms. Tingnan nyo to, ha? Shall not. The questions shall be the same for... Eh, ang dami nga, eh. Mag-exam na lang, ha? Tambak-tambak pa yung mga ano. The questions shall be the same for all examinees and a copy thereof, in English or Spanish, shall be given to each examinee. Examinees, ha? Ah, magaling yan, ha? Bilib ako dyan. Litigation lawyer pa yan, ha? Dean, professor, ha? Si Dean Moya. No? Bilib ako sa mga taong ganyan. At saka, 100% ang dedication sa law. Oh. Examinees shall answer the questions personally without help from anyone. Upon verified application made by an examinee stating that is verified, application, may mag yung subscribe and sworn to, naka-notarize yan. Very, pag sinabing verified, mga anak, mga kapatid, may abogadong mag-subscribe and sworn to sa inyo, verified application. Parang pag gumagawa ka ng verified motion, ang ibig sabihin ng verified, hindi yung yan mga bala talaga yung hindi, ang ibig lang sabihin merong abogado na nagse-certify na naiintindihan mo, naunawaan mo at nag-take ka ng oath na lahat ng entries tama, hindi lang tama, totoo. Okay? So, para masyado ako magiging abogado, eh. Kasi minsan, I also want to remind myself that, don't you know, sabi ko sa'yo, that you are also a doctor. Dapat gentle tayo, no? Okay, kaya nakaganyan ako din mo, eh. Kasi galing ako sa court. Ha? Galing ako kanina. Hindi ako nagbabarong, eh. Kasi, konting ano lang, konting bulak lang sa ilong, mapapagkamalan ka ng ano. Biro mo, sasabihin sa amin, oh, saan ka, pag nakabarong, saan bamburol? Ah, bakit po? Eh, nakabarong ka. Sige po, mag-Amerikana na ako. Okay? Natatakot naman ang kliyente pag nag-Amerikana ka. Ang ibig sabihin, may dagdag ba? Wala po. Pro bono nga po, eh. Okay? Upon verified application, wow, professor po namin sa Baste, sa Remedial Law, si Dean Moya, Doc, attorney, sinabi ko sa kanya, binanggit niyo po, napakagaling naman talaga niyan. Ha? Ang galing, nakita niyo ba yung libro niya? Nako, precious yan, lalong-lala, practicing lawyer ka. Fiscal, ha? Judge, no? Ang mga judge kasi, tsaka mga fiscal, at tsaka mga ibang abogado, gusto libre. Gusto libre lahat. Meron na nga kayong sweldo. Dapat wag bilin nyo yung mga libro. Kagaya, pero itong mga estudyante namin, kagaya dito, bibigyan ko na lang kayo.
from Cebu, Melvin Edel. Maraming salamat po. Okay. Upon verified application made by an examinee stating that his penmanship is so poor, biro mo meron to, that it will be difficult to read his answers without much loss of time. Ako ganyan, ha? The Supreme Court may allow such examinee to use a typewriter. Ako hindi. Pinilit ko pa rin yung ano ko, penmanship ko. Typewriter, ha? In answering the questions. O, di ang ingay. Ang ibig sabihin niyan, ngayon, pwedeng computer. Computer na nga kayo, eh. Ha? Mag-practice na kayo para hindi kayo mabigla. Only noiseless typewriters noon, ha? Shall be allowed to be used. Dapat tanggalin na ito mga ito. Typewriter? Ni, hindi nyo pa siguro nakita. The Committee of Bar Examinees shall take such precautions as are necessary to prevent the substitution of papers or commission of other frauds. Examinees shall not place their names on the examination papers. No oral exam, no oral examination shall be given. Tingnan mo, hindi consistent eh. Pero sa law school, puro oral exam. Karamihan, oral. Ginajudge sa mga estudyante because most of the time, sa oral examination. Pagkatapos mag-exam kayo ng bar, written. Hindi ba dichotomy yan? Oh. Ah, sa amin, wala kalusot. Cardiology, ako po. Written. Yung mga pumasa, oral examination. Yung mga pumasa, practical examination. Nako. Dalawa lang pumapasa, tatlo. Out of 500, ha? Oh, when and where to take the examinations? Iba na ngayon, ha? Dati City of Manila lang. Sabi niya, examination for admission to the Bar of the Philippines shall take place annually in the City of Manila. Ngayon, basahin niyo mabuti. Manila, Cebu, Davao, ha? Yan ang nabaltaan ko, ha? Pabago-bago naman ang isip niyan. Richard Guillen, thank you very much, from Ozamis City. Thank you. Oh, they shall be held in 4 days to be designated by the chairman of the Committee on Bar Examiners. Pagod na pagod. Palitan na nga yan. Every Sunday, pagod na pagod, 1 month. Oh, meron pang pre-week. Meron pa. Alam mong sa amin, sa medicine, Saturday, Sunday. Ayos. Apat din. Pero Saturday, Sunday. At mape-predict mo na bar top natcher ka. Kasi nga makukuha mo, merong basis. O, ito pala sagot yan. Ito sagot yan. Yung ano yan, nakakasurpresa. Ha? Nakakasurpresa. O, dyan sa bar, essay pa naman eh. Diba? Oh, okay. So, wag na natin ano yung morning afternoon. Alam niyo na yan, ha? Baka palitan yan. Okay? So, meron na lang tayong 25 minutes. Wag na kayong umalis, ha? Oh. Yung mga percentage, alam niyo na yan, ha? Yung mga pangumaga, 15% lahat except remedial law, 20%. Legal ethics, eto, 5% lang, pero that it may spell the difference between failing and passing the bar. Ha? Kaya huwag niyong bababayan to. Okay? Pero huwag niyo namang masyadong serious eh, na parang eto na lang ang ano niyo, eto na lang ang subject niyo. Huwag niyo masyadong basahin niyo, bibigyan ko yung notes, basahin niyo, tandaan niyo, intindihin niyo mabuti, tapos. Oh. Alam mo ba nung nagkasama ko ng legal ethics, tatlo lang ang tinandaan ko. Kasi wala akong time eh. Monday to Saturday, meron kaming angioplasty, angiogram. Napaka-busy ko nun. Ako ba ang president ng Philippine Society for Interventional Cardiology. Monday to Saturday. Sunday lang. Tapos Saturday ng gabi, pupunta ako sa hotel. Tapos, pagka umaga, bar exam na. Alam mo, tinandaan ko sa the doctrine of propriety. Improper, the rules of propriety. Yung judge, hindi dapat mag-attend ng birthday party. Substantial justice. Huwag masyadong strict ang interpretation sa law. Yung remedial ko, ganun din. Liberality.
liberality of interpreting the law, not strict compliance, substantial justice. Yan lang mga tinandaan ko. Oh. Political law naman, memorization lang eh. Line up na yung kaagad. Tapos, ang remedial law, 80 plus. Tatlo lang tinandaan ko. Ewan ko, wala na ako masyado ano, kasi nga, iniisip ko yung ang pasyente ba, buhay pa. Oh, kasi nga, yung may mga pasyente ako naka-confine. Tandaan nyo, ha? Oh, hindi ko alam kung ang pasyente na inopera ko noong Sabado o nangioplasty, eh buhay pa. Oh, pero kayo, hindi naman kayo doktor. Oh, hindi naman kayo nag-pacemaker ako, baterya, naglalagay ako ng baterya sa puso. Hindi ko alam kung nagpa-function pa. Tinandaan ko na lang yung mga things that are important. Okay? Ibibigay ko sa inyo yan, ha? Ibibigay ko sa inyo yung mga words. Ha? Okay lang ba sa inyo? We are not making shortcut. Gusto kong bigay sa inyo yung mga golden words to answer when faced with a very difficult question. Okay? Oh. Ikaw ba nagtuturo? Matagal na po ako nagtuturo. Pre-week. Pre-bar. Ha? Tapos, matagal na ako nagtuturo. May labor, may criminal. Kung ano nang tinuturo ko. No? Siguro walang magturo, kaya ako pinagtuturo. Ako naman, because of my sincerity in teaching students, ha? Okay naman, naging abogado naman yung mga Adin. Naging abogado na Amirasol, naging abogado naman yung mga nire-review ko, ha? Oh, sabi nga doon sa labor law, Dok, 90%, hindi, 98% ng tinuro mo, lumabas. Siyempre, kahit pa paano, nag-resourceful ako kung ano kaya ang pwedeng ibigay nila, anong latest jurisprudence, ha? Reginald, thank you. Okay. Oh, the committee of examiners. Naku, dadagdagan ng mga examiners. Parang 2 per subject o 3, ha? Examination shall be conducted by a committee of bar examiners to be appointed by the Supreme Court. The committee shall be composed of a justice of the Supreme Court as chairman, Leonen, ha? At saka yung isa pa, meron pang isang yung babae, Perles ba yun? Oh, this committee shall be composed of a justice of the Supreme Court as chairman, 8 members of the Bar of the Philippines. Pag akong ginawang examiner, madali, only those need to know. Wag na yung itatrap mo yung mga estudyante. Hindi, sa court ba ginagawa yun, itatrap mo? Hindi. You are discussing the law. Oh. And 8 members of the Philippine Bar or who shall hold office for a period of 1 year. The names of the members of this committee shall be published in its volume of the official reports. Alam niyo kung bakit 1 year? 1 year? Ang mahal ng bayad, ewan ko kung chine-check naman talaga, ang mahal ng bayad, magiging milyonaryo ka dyan kung araw-araw, ay kung year, every year. Kasi yung uncle ko, naging examiner na yan. Ah, ilang beses na siya naging examiner. Kaya lang iba-ibang administration, siyempre. Oh. Pars 1 to Bar Matter number 1161-2009. 2 examiners are designated per bar subjects. Ah, possible po yan. Oh. Okay, the bar confidant, natatawa ko sa mga ano ninyo. Thank you very much for your encouraging words. Ah. Oh. Nagtuturo pa ako ng ano, ha, sa mga law schools. Tandaan nyo, ha. Pero, I am very happy, no. Kasi, alam mo, knowing you, alam mo, tsaka gusto ko, pumasa kayo lahat, ha. Pumasa kayo lahat. We should be united. Padadala ko na bukas. Maraming pa akong natitirang mga ano. Tsaka lahat ng notes nyo. Soft copy yung iba. Pero, iano nyo, ha. Iba pa rin yung may hawak ang papel. I-print nyo, ha. I-print nyo doon sa printer nyo. Okay. The bar confidant, acts as a sort of liaison officer between the court and the bar chairman on the other hand, and the individual members of the committee on the other.
He is at the same time a deputy clerk of court. Results. Ito siguro ma-alter to. Magbabago. Not later than February 15th after the examination, as soon as thereafter as may be practicable, the committee shall file its report on the result of such examination. The examination papers and notes of the committee shall be filed with the clerk and may there be examined by the parties in interest after the court has approved the report. Very technical, Section 15, Rule 138 of the Rules of Court. Ayan, thank you, Jesse, for that. Pwede niyo i-print. Yung reviewer ko, wala kayong ano, wala akong pre protection to. Side nyo lahat. Kung pwede, pati computer, padala ko. kasi, yung gusto ko talaga makapasa kayo. Lahat. You will be the future of this country. Okay? Disciplinary measure. Oh, flankers muna. Yung mga bumagsak. Ang ibig sabihin ng bumagsak, hindi nyo pa time. Time nyo na sa November. You are not a flanker. Ha? You are not even a rip. Kasi alam mo, yung iba, alam mo yung taga sa amin, pang siyam, doon siya pumasa. Pang siyam. Pero magaling siyang abogado, ha? O, si Claro Recto. Di ba? Dalawang beses, bumagsak siya nung una. Claro M. Recto. Meron akong ano dyan, ha? Kilala dyan. Sabi niya, number one siya sa bar. Nung pangalawa mo, number one ka. O, nung pangalawang take mo. O, kilala ko yung ba? Nakasama ko sa UP. Public ad. O, candidates who have failed the bar examinations for 3 times shall be disqualified from taking another examination unless they show to the satisfaction of the court that they have enrolled in and passed regular 4 years. Kaya yung mga refresher, may grade dyan. To show the court that they have enrolled in and passed regular 4-year review classes as well as attended a pre-bar review course. Ito yung refresher. Alam mo, tanggalin na to. Tanggalin na to. Wala nga ka-time-time yan, kaya bumagsak. Tapos, dadagdagan nyo pa. Oh, BJ Lentejas the third. Meron din akong estudyanteng Lentejas dati. Napakagaling, ha? Abogado na siguro yun, eh. Okay. Lahat kayo papasa in your own time. In your time. Kaya yung iba sa'yo, huwag kayong tatamad-tamad. Malay mo, ito na yung time mo. Kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang panahon yan. Huwag kayong madi... Ako, naniniwala ako sa inyo. Pare-pareho lang tayo. Kaya lang kayo, hindi kayo makapag-focus. May anak kayo, may trabaho kayo. O. Oh. Elis, iyan mo yung address mo sa akin, ha? Yung address mo, tsaka yung number mo. Tatuwain ka ng secretary ko pag ipapadala na. Ha? Disciplinary measures. No candidate shall endeavor to influence any member of the committee and during examination. Napaka, alam mo, napaka ikpit, no? May nangyayari lang yan sa mga magkakabrad, frat. Yung nangyayari sa FEU. Yung isa naman, Justice ng Supreme Court, erikta. Nako, kaibigan ko pa yung ano niyan. Kaibigan ko pa yung anak niya. Ha? Pediatrician. Napakabait na pamilya. Ha? Pero tandaan nyo, meron palaging ano yan, tukso. No candidate shall endeavor to influence any member of the committee and during examination, the candidate shall not communicate with each other nor shall they give or receive any assistance. Any violator shall be barred from the examination and the same to count as a failure against him, and further disciplinary action may be taken in the discretion of the court. Napakaipit. Ewan ko, makakapag-essay, makakapag-kopya ka. Naku po. Oh, Brezhnev, kung gusto mo naman, email. No? Email, messenger kasi ang kapal eh, hindi kaya. Kaya ba? Hindi. May na lang ang email na lang. Okay. Civil Service Eligibility. Under Republic Act 1080, as amended by Republic Act 1844, the bar examinations is declared as civil service examinations, equivalent to first grade regular examination for appointment to a position which requires proficiency in law.
second grade, regular examination for appointment to a position which does not require proficiency in law. Yes, Elisa. Melissa. Melissa Sasing. Meron pa palang Yahoo ngayon, no? Ako sa yung Yahoo ko, hindi ko na ginagamit eh. Gmail na. Oo. Okay? Appearance of non-lawyers. What about appearance of non-lawyers? Oh, law student practice. A law student who has successfully completed third year of the regular four-year prescribed law curriculum and is enrolled in a recognized. Medyo may question dito. Eh, paano kung irregular ka? May estudyante ako. Anong year ka na ba? Sabi ko, sir, first year, second year, third year, fourth year? Ano ka nga ba talaga? Sir, may subject ako lahat yan. Paano yan? Kung dapat completed third year. Ha? E naka-enroll ka sa ibang fourth year. O, yun ba naman second year pa? O, and is enrolled in a recognized law school's clinical legal education program. Ha? LEP, approved by the Supreme Court, may appear without compensation in any civil, criminal, or administrative case before any trial court, tribunal, board, okay, ano pa, or officer to represent indigent clients accepted by the legal clinic of the law school. Anong ibig sabihin yan? Judicial and quasi-judicial. Lu C. Thank you very much. Oh, Section 1, Rule 138-A. Okay. The appearance of the law student shall be under the direct provision, supervision and control of a member of the Integrated Bar of the Philippines as duly accredited by the law school. Any and all pleadings, motions, briefs, memoranda or other papers to be filed must be signed by the supervising attorney for and in behalf of the legal clinic. Minsan mas magaling pa estudyante. Oh. The rules safeguarding privileged communications between attorney and client shall apply also to the student. Tandaan nyo, ha? Confidentiality. Section 3, Rule 138-A. Ah. Malapit na lang tayo, wag nang BBTU, mga kapatid, mga kaibigan, mga anak, ha? Wag na kayong BBTU. This is your time to become full-fledged lawyers. Ako na imagine ko sinasign niyo na yung role of attorneys eh. Walang imposible sa Diyos. Ako nga abog minsan hindi pa dumarating, hindi pa nagsisink in abogado ako. Doktor, ha? The law student shall comply with the standards of professional conduct governing members of the bar. Failure of an attorney to provide adequate supervision of student practice may be a ground for disciplinary action. Ha? Etong mga abogado na nagsusupervise, pag pumalpak itong anon mo, baka sabi niya, maybe, baka, ha? Maging ground yan for your disciplinary action. Okay? Section 4. Rule 138-A. Okay? Section 34, Rule 138 is clear that what? Appearance before the inferior courts by a non-lawyer is allowed. Irrespective, okay, irrespective of whether or not he is a law student. Cruz versus Mina, GR 154-207, 2007. Thus, a law student may appear under the circumstances of Section 38, as an agent or a friend of a party litigant, without complying with the requirements of Rule 138-A, supervision of a lawyer. Okay? So, what about non-lawyers in courts? Alam mo, i-review-review nyo to, no? I-review-review nyo, tapos bibigyan ko yung notes, bibigyan ko yung bar questions, no? Tapos, yan, tapos na. Ang legal ethics. Pagbutihan nyo, remedial law. Eh? Pagbutihan nyo. Sometimes, tandaan nyo ngayon, ang questions are integrated. Sometimes, ethics is integrated with remedial law.
and criminal law. Oh, for example, meron kang kaso, ganyan. Bibigyan ka, oh, meron kang kaso, ganyan. Ito yung kaso mo. Meron kang, but the case does not involve moral turpitude. Oh, ito, tatanong ngayon sa'yo, yung disqualification. Ha? Okay? Of taking the bar examination. Ha? Okay? Disqualification of continuing the practice of law. Iba-iba yan, ha? Non-lawyers in courts. In the court of a municipality, a party may conduct his litigation in person. Ikaw mismo, ang abogado mo, with the aid of an agent or friend appointed by him. May kaibigan ka. Oh, for example, si Duterte at si Bongo. Huwag na natin sa mga Chinese. Ang contact ng mga China ay yan si Bongo. Iboto niya yung mga yan, yung mga apelyido natin. Okay? Oh. Philippine citizen kaya yan? Okay. With the aid of an agent or friend appointed by him for that purpose or with the aid of an attorney. In any other court, in any other court, a party may conduct his litigation personally, or by aid of an attorney. So whether you have a friend or you do not have a friend lawyer, you can conduct the litigation by yourself, And his appearance must be either personal, o yan, or by a duly authorized member of the bar. Okay? Section 34, tandaan nyo na, Rule 138, Section 34. Okay? Malapit na tayo matapos. Huwag nang bibitiw, mga kapatid. Ha? Padadalan ko yun ng mga ano. Starting tomorrow, kasi magre-rest muna ako. Okay? Magbabible study pa kami nito, ha? Oh, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salat. Alam mo yung key para pumasa ka? Give thanks to the Lord. Always. Pro-protection ang Kanya sa lahat ng danger. Iingatan Kanya. Ipapasa Kanya. Public policy demands that legal work in representation of parties should be entrusted only to those possessing tested qualification. What is this case? PAFLU, capital PAFLU, versus Binalbagan, GR number L23959. Pag may time kayo, basahin nyo yung case, para hindi puro digest, puro ano lang, small notes, para walang kawala. Yung iba, pumasa na sana sa bar, maliba lang sa legal ethics, patay. Binaba ang ano, instead na maging 75, naging 74.2, 73.8. May kaklase akong ganyan. May line of 8, civil law. Line of 8, remedial law. Legal ethics will spell the difference between passing and failing the bar examination. Okay? Pansinin nyo naman yan, ha? What about the opinion of Agpalo 2004? We have only 5 minutes. However, sabi dito, the Supreme Court in the exercise of its judicial power can validly authorize a layman to represent a litigant in court, whatever the situation. It may not be personal. Tandaan nyo, according to Agpalo, the Supreme Court, sabihin nyo, in what instance the Supreme Court in the exercise of its judicial power. Henry Jan, thank you. Okay. I will take note of those email and I will give you all the important things. Non-lawyer conducting his own litigation is bound by the same rules in conducting the trial of his case. He cannot, after judgment, claim that he was not properly represented. After you represented yourself, natalo ka, don't blame the court. Don't blame any other people. Ikaw yun . I-blame mo sarili mo. Bakit hindi ka nanalo? Okay? At saka, kahit lawyer ka, huwag mong i-represent sarili mo. Marami kang kaibigan. Tawagin nyo ako. Libre. Okay? Self
representation, self-representation. In any court, a party may conduct his litigation in person. An attorney who is otherwise disqualified to practice law or has been disbarred or suspended from practice can, ito bar question to, can validly prosecute or defend his own, kahit na disbarred na siya, own litigation, he having as much right as that of a layman. Case. Was there a case? Yes. Danford versus Egan. EGAN. 119NW. No? 10-10-1021-1909. American case. Ha? Sa Amerika yan. Ha? Palagay ko to, ano, although, ano to, ha? Itong Danford kasi, dyan sa Missouri, nung nandun ako, naging governor. Palagi ko kamag-anak niyan. According to Agpalo, when a person conducts his litigation in person, he is not engaged in the practice of law. Nakita niyo? Nakakalito ang Supreme Court. Samantalang he conducted his litigation in person. Ha? Sabi niyan, he is not engaged in the practice of law. Ano pa kayang ginagawa niya? Kundi, di ba? Nagpa-practice siya. Well, anyway, for the sake of passing the bar, sundin nyo na. Ha? A juridical person may also appear through its non-lawyer agents or officers in the municipal court, municipal trial court. Okay? Merong ano dyan eh. Merong case dyan sa Amerika. Napanood ko pa yun eh. Si Julia Roberts. Henry dyan, ano nga yung pelikulang yun? Yung Poisoning of the Water, galing sa kumpanya. Napakagandang case yan, ha? Yung sa Amerika, no? He conducted her own, in her own, the litigation. Nanalo siya. At ang kalaban niya, tatay pa niya. Okay? Unless na nagkaroon ako ng mix-up sa case, no? Naging best actress yan, no, dun? Si Julia Roberts. Pero dun sa, no, hindi naman natin, dun sa Pretty Woman, Hindi siya nang ganyan. Pero doon sa case na yun, doon sa pelikula na yun, that is a real case, ha, in the United States. He conducted her own litigation. Okay? So, Section 34 does not distinguish between civil and criminal cases. Ha? May bar question dyan. Ha? However, in criminal cases, the rule is qualified. How or why? Under Section 1, Paragraph C, Rule 115. The accused may defend himself in person when it sufficiently appears to the court that he can properly protect his rights without the assistance of counsel. Okay? No? His own case, tandaan nyo. Under Section 7, Rule 116, in determining whether a counsel de officio should be appointed or for that matter whether a counsel de parte should be required. Conversely, whether the accused should be allowed to defend himself in person, the gravity of the offense and the difficulty of the questions that may arise should be considered. Repeat, the gravity of the offense and the difficulty of the questions that may arise should be considered. Okay? Moreover, while the right to be represented by counsel is immutable, the option to secure the services of counsel de parte is not absolute. The court may restrict the accused's option to retain a counsel de parte. Okay? He insists on an attorney he cannot afford. He chose a person, not a member of the bar. Okay? May mga ganyan. Dapat po, mabigyan ako ng abogado. Dapat mabigyan. Depende rin sa court yan eh. Ha? Depende rin sa court. Oh. What about agent or a friend? Lifeline, call a friend. When appointed or chosen, the agent or friend is not engaged in the practice of law. Since there is no habituality in the activity and no attorney-client relationship exists. Yan sabihin nyo, ha? Regarding the representation by an agent or a friend. He is only permitted to appear in the Municipal Trial Court, MTC. Pero wag ka, diyan matindi laban.
MTC, RTC kasi na-iron out ni mga ibang issues. MTC, diyan makikita mo ang magagaling. Hindi doon, Supreme Court kasi, eh, law firm na yung mga gumagawa ng iba dyan. Dekahon. Ha? Dekahon. In criminal cases, please take note, in localities where members of the bar are not available, the court, ang konti nga, no? Alam mo ba, lisensya ko sa medicine, ang tagal ko na 1986, ah, doktor na ako. Tapos later ako naging abogado. Alam niyo ba, mas mataas pa yung ano ko sa medicine, yung license number ko. 400, almost, all, more than 400,000 na kami. Pero ang mga abogado, kasi doon sa roll number mo, nandun pa yung mga number na mga, dapat i-abrogate na yung number ng mga abogado na matagal nang patay. Ah, patay. Oh, tignan mo ang father ko, Jose G. Montemayor, ha? G. Jose Guevara Montemayor. Ako naman, Jose Cabrera Montemayor. Andun pa yung sa kanya. Ha? Dapat investigate ng Supreme Court yan. Tanggalin na yung mga patay na. Ha? Tanggalin na. Kasi ginagamit pa yung number nila ng kanilang kamag-anak. Saan? Notarization. Ha? Sabi ko, yung papa mo, yung papa niyan, buhay pa. Hindi po, matagal ng patay. Oh, pag ginagamit nyo pa yung ano, nababalitaan ko po, ganyan. Yung mga, total, maigpit din ng Supreme Court, bakit hindi nyo investigate yan? Tapos yung abogado na nagkasala sa notary, tinatanggal nyo, dinidisbar nyo. Pero yung mga patay na, huwag na tayo dyan. Baka mapagalitan tayo, no? Oh. Okay? 2022, ha? Henry, Lucy, ha? Elise, linisin natin yung court. Okay? He who comes to court must come with clean hands. Natalo, ah, ang napakalaking law firm, natalo ko. Ah, nag-file ako ng motion for new trial. Ah, nag-file ako, pina-abrogate ko lahat. Sinustain ako ng court. Ah, sinabi ko lang, he who comes to court must come with clean hands. Okay? Lawyers, non-lawyers in administrative tribunals. Eto na. Pag nakapasa kayo ng ano, ng bar, pwede kayo mag-practice saan? O ito, a party may also appear pag hindi kayo pinalad. Ha? Yung mga, tingnan mo nga yung mga ano, yung iba senior ko pa dyan eh, sa law, hindi naman sila yung hindi bumagsak. That's a harsh ano. Hindi naman sila yung bumagsak. Kundi hindi sila pinalad na maging abogado. Senior ko pa yung iba dyan eh, yung iba senador. Okay. Pero pag tumayo sila, parang napakagaling nila. No? Yung iba nga dyan, mga congressmen, dinidiktahan ko nga yan eh. Hindi lang naiintindihan. Kahit due process, meron akong, ang dami kong andyan, ang kaklase. Hindi naging abogado. Expelled. Magaling pa kayo. Non-lawyers in administrative tribunals. A party may also appear on his own behalf, his organization, or members thereof, before administrative bodies, labor. This is also expressly allowed in Article 222 of the Labor Code. Kaya yung kaibigan ko, kaklase ko, na, ni minsan hindi pa napasambar, ang dami ng take, pero napakayaman niya because, a party may also appear in his own behalf. His organization, labor organization, members of the labor organization. There are laws which allow representation of another by non-lawyers before such bodies. Okay? 2011 NLRC. NLRC, Rule of Procedure, labor na naman. Promulgated pursuant to Article 218. Paragraph A, Labor Code, Labor Code. Allows non-lawyers who are not necessarily a party to the case to represent a union or members thereof. Magaling pa nga yan eh. Magaling pa yung mga abogado na yung mga kahit non-lawyers. Non-lawyers who are duly accredited members of any legal aid office recognized by DOJ, Department of Justice,
or the Integrated Bar of the Philippines, and non-lawyer owners of establishments to appear before it. Tingnan niyo yung kaso ni ano, Mark Zuckerberg. Yan ba yung Facebook, Henry? Yan. Tingnan mo siya kung paano siya mag-appear, ha? Doon sa pinagtatanong siya ng Senate Committee sa Amerika, ha? Napakagaling. Ang bumabakbak pa sa kanya doon, isang magaling na Harvard lawyer, ha? Ito si Ted Cruz. Alam mo, kahit na maraming pagkakamali si Ted Cruz, napakagaling. Napakagaling, ha? Under Section 9 at Act 229, Cadastral Act, a claimant may appear by himself or by some person in behalf before a court, cadastral court. Tingnan nyo, yan nun yung may instances na yan, ha? Laws which allow representation of another by non-lawyers. Tingnan nyo mabuti yan. Okay? 2011 NLRC Rule of Procedure, Article 222 of Labor Code, under Section 9, Act 2259, Cadastral Act. In order that these laws will not infringe upon the power of the Supreme Court to regulate the practice of law, the following limitations must be observed. Okay? What are these? After this, pahinga na kayo, ha? We will resume this, the discussion, next week, Tuesday. Okay? So, in order that these laws will not infringe, ha? So what are the limitations? The non-lawyer should confine his work to non-adversarial, contentious cases and should not undertake purely legal work. Examination of witness, presentation of evidence. Okay? The services should not be habitual. Alam mo yung court, napansin ko, hindi naman tinitingnan yung ano mo, roll number mo, tsaka ano, kaya yung ba nakakalusot, kahit hindi sila abogado. Pag-aaral natin yan sa mga cases. Ha? Attorney's fees should not be charged. At palo 2004. And the services should not be habitual. Okay? So next week, we will resume our discussion. Proceedings where lawyers are prohibited from appearing. Kanina, non-lawyer, pwede mag-appear. Ito naman, lawyers are prohibited from appearing. Nakuha nyo? Merong mga instances na kahit hindi ka lawyer, pwede kang mag-appear. Meron ding mga instances where lawyers are barred from appearing. Hindi naman itong na-disiplina. Hindi yan. For example, small claims cases. Di-discuss natin yan. Okay? Katarungan pambarangay proceedings. Okay? So, under Section 415 of the Local Government Code. O magpahinga na kayo, kain muna kayo, mamaya, huwag muna kayong magpatulog. Kaya kayo nagkaka-GERD, G-E-R-D. Reflux gastritis. Nakaka-acid yung ano nyo, ulcer. Kasi pagkain nyo, iga ka agad, upo ka agad, maglakad-lakad kayo. Magiging lawyer kayo, future lawyers. Wag yung kagad, iga kayo pagkakain. Tsaka paggabi, konti lang ang kakainin nyo. Hindi kaya ng acid yung sakit, yung istikmura natin na makapag-handle naman. Kaya pag nagagasgas ang bituka nyo ng acid, repeated, GERD, repeated hyperacidity, dyan nagsisimula ang cancer. Cancer of the stomach. Alam namin yung theory na yan. Okay? So, thank you very much for your patience in listening. I will pray for you. I love you, everybody. Let us build our country. No? Wala nang opening remarks. Mura ka agad. Thank you, Jassy. Wala na yung opening remarks. Mura ka agad. We should love each other. Thank you, Jonah. Thank you very much. Thank you, Paul. Thank you, Paul.